Someone must have loyal, be in the law, a chosen race, a royal peace with a holy nation, a people for a more possession, to proclaim everywhere your mighty words. For you have brought us out of darkness into your own wonderful light. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and in all the hosts and powers of heaven, as we sing the hymn of your glory without end, be acclaimed. Welcome them into the light of your face and mercy on us all who pray, that we the pleasure.
We might not like scribes and Pharisees, but we should not be hypocrites. Thank you.
of the land. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. I
mata mo ang iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng halimbawa ng iyong anak, binabilang ng mga lalaki at babae ang kinalikuran ng mga upat sa kaharian ng Diyos. Sa pernas ng silangan, tinatag mo ang isang lalawigan na hindi lamang naiguluyan ng mga bayan. Bagkos na biyayaan ng isang buhay na simbahan na nakatalagang magsuwalat na iniwala sa lahat ng tao ay magpunin ka loob. Ipagkaloob mo ang panibagong pagbubuhos ng kapangyarihan ng iyong Espiritu sa lahat ng mananampalataya sa Diyosesis ng San Pablo sa pagpasok ng lokal na simbahan sa ganito ang taon ng Obeleo. Itulog mo ang pananampalataya ng pagkaganda ay maging panahon ng pagpapanibago ng pananampalataya, pagpapatibay ng pag-asa at pagsasabuhay ng halimbawa ng pag-ibig ng iyong anak. Ipagkaloob mo sa kapalian ang pusong tumitibok tulad ng puso ni Kristo sa mga religyoso at religyosa ang tunay na kagalakan sa pagsasabuhay ng tunay na diwa ng mabuting balita at sa mga laiko na pastahin kasi ng mundo at diwala ng sanlibutan. Biyayaan mo ang lahat ng tao ng pangunawa at matatag na paninindigan na ipagtanggol ang kultura ng buhay. Sa kapangyarihan ng Eucharistia, bigyan mo kami ng lakas ng kalooban upang makasulong sa pagpasan habang sa mapapalad upang may bahagi namin sa iba ang kagalahan ng lahat ng kapanan. Amen. San Pablo, unang kapitanyo, patron at gabay ng Diyosesis ng San Pablo. San Martin de Porres. Renewed by His bread, from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and steer us to serve you in our neighbor. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated for some announcements. Una po ay tayo ay ipapasalamat sa ating mga sakristan, mga malaking sakristan. Sila po nag-ayos sa mga ilaw. Medyo lumiwala po ngayon ang ating simbahan sa pagkakaroon. Napalitan na po yung mga puntino. May pinalit na po natin ay LED. So medyo mas mahal kaysa po sa set kaya kaya ay mas makamukura tayo sa kliyente. So yung kumana sa itaas na yun ay world watch. Malakas na po yun sa pagkakaroon. Malayo po yung so, bahagi po na kung saan ay kung sakali nyo kayo na magpaling ng mga ilaw ay itanong ninyo kung mayroong ito'y balik po ng LED. Malaki rin po may tutulong para po sa pagpipin natin ng kuryente. Pangalawa, ay ang patuloy po natin pa na yung tuming members na Nani.
Panginaan tayo sa pagtulong ng manalangisa. Kasama mo namin ang iyong tulog, ang inyong mahal sa buhay, o kayo ninyo mismo, na umiinig na kayo ay matulog sa inyong karamdaman. Hilingin natin ang pagkapala ng ating Diyos sa tulong mo ng panalangin ng pag-isa. Sama-sama tayo na namin para sa kalimat ng katawan. Sa tulong ni Lord, San Martin de Porres. So yun po ang ating paataya ng araw na Wednes. Please stand. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and ask for God's mercy. May Almighty God always keep every adversity far from you, and in His deep kindness pour out upon you the gifts of His blessing. Amen. May God keep your hearts attentive to His words, that they may be filled with everlasting gladness. Amen. And so may you always understand what is good and right, and be found never hesitating.